Welcome to Teacher IR's channel. Don't forget to like, share, subscribe to my channel, and hit the bell button. Thank you! God bless! Mwah! Magandang araw! Ito po si Teacher I, at sa araw nito, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay muli ay patungkol sa paano gumawa ng liham pangangalakal. Nung nakaraan po ay ibinahagi ko po yung unang bahagi ng paano gumawa ng liham pangangalakal. So yung liham paghingi ng permiso o paumanhin sa pagliban sa klase at liham sa editor po yung aking ibinahagi. Ngayon naman po ay dalawa po ulit na liham ang aking ibabahagi sa inyo paano ang paraan ng paggawa ng mga sulat na ito. Okay? So, muli, pwede po tayong gumamit ng pwedeng indented or conventional. So, ito po yung itsura ng indented or conventional. At pwede rin pong sistemang block. Again, ang sistemang block po ay mas ginagamit natin sa mga formal na komunikasyon. Okay, so kapag more on business side, so gagamit tayo ng sistemang block, pero kapag more on parang like excuse letter, gagamit po tayo ng ating indented or conventional. Ayan, so tara, ibabahagi ko na po sa inyo yung dalawa pang uri ng liham. Ibabahagi ko po sa inyo yung liham ng pagbili o pag-order ng bilihin. Liham nito ay naglalaman ng pag-order o kaya naman ng pamimili ng isang produkto sa isang kumpanya. Okay, so dapat nakadetalye sa liham na ito ang sukat, kulay, dami, o maging ang inaasahang presyo ay maaring isama. At pwede nyo rin itanong kung paano nyo ito mababayaran. Yung mode of payment o kaya saan nyo babayaran. So pwede nyo rin ilagay dyan. Okay, so maglalagay ka dyan ng pamuhatan o kaya petsa, ang buong pangalan ng susulatan, ang posisyon ng susulatan at ang kanyang address, at yung bating panimula, ang katawan ng liham, ano ang bibilhin, ilan, at anong kulay, paano ito babayaran, at meron ka din dyan, so halimbawa ay bibili ka ng 20 galon ng isopropyl alcohol at 30 kahon ng surgical mask at na kulay asol at verde at saka 30 kahon ng surgical gloves na large size at paano mo ito babayaran. So pwedeng kunwaring ganon at magagawa ka ng bating pangwakas at ang ating pangalan at o kaya lagda. So, paano natin gagawin? Ayan po. So, yung address po dyan. At kung mapapansin nyo po, nakalagay po yung red line dyan. Kasi nga, nakaano po tayo sistemang block. Ayan. So, ika-21 ng Marso. 2021. At meron tayong address mo dyan na inilagay. At ang taong tatanggap ay si Ginoong Arnel Cruz ng CMS. Ang kanyang katungkulan ay marketing manager rather. And then ang kanilang address ay Makati City, Philippines. At meron ka dyan bating panimula. At kung matatandaan, makikita mo yung Ginoo ay G. So dadaglapin mo kasi po yung word na Ginoo o yung salitang Ginoo at after po ng pagkatapos po ng kanyang apelyido ay lalagyan mo ng tuldok at magsisimula ka na ngayon ng iyong bating ng iyong katawan ng liham. So pwede ka maglagay ng pagbati o kaya maligayang araw kung anong gusto mong pagbati. So lalagay mo na ngayon. Nais ko pong bumili ng mga sumusunod na 20 galon ng isopropyl alcohol, 30 kahon ng surgical mask na kulay asol at berde, 30 kahon ng surgical gloves na large size, at maaari po ba kaming magbayad sa bangko? Kung maaari po ay hingi namin ang bank account ng kumpanya ninyo at magsasagawa na lamang kami ng bank transfer kapag naipadala na ninyo ang kabuuan ng dapat naming bayaran. Lubos na gumagalang, Clarence Mendoza.
Ayan po. So, ito po yung uri ng liham ng pagbibili o kaya naman pag-order ng bilihin. Nagtatanong, ito ay ang liham na isinusulat kapag may nais tayong hingin na impormasyon hinggil sa isang bagay. At din naman pong liham na nagtatanong, meron po tayo dito ulit yung pamuhatan mo. So, yung lalagay mo yung address mo. Pwede kung gusto mo, kung halimbawa magtatanong ka, pwede mo rin ilagay o pwedeng hindi. Ayan. At yung buong pangalan ng susulat na, halimbawa ang pangalan ay si Kapitan Andrew Gomez. So, yung cap, okay, cap na lang, okay. And then, katungkulan niya, barangay captain. Or sa English, sa Tagalog ay pinunong barangay. Saka yung kanilang address, lalagyan mo rin ito ng bating panimula at tutuldok ulit at yung katawan ng liham. Kung nais mong magtanong patungkol sa curfew, okay, so pwede mong ilagay ito at maglalagay ka rin ng bating pangwakas mo at ang iyong lagda. So kapag sinulat po natin, pwedeng ganito po yung kalalabasan, Maharlika Manila, ika-21 ng Marso, 2021, at Cap or Kapitan Andrew Gomez, and we have their Barangay Captain, Barangay 118 Makati City, Philippines, Kapitan Gomez. Nais ko pong magtanong sa iyong tanggapan patungkol sa oras ng curfew sa ating lugar dahil alam ko pong naghihigpit na naman po ulit ang ating lugar dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID sa atin. Ano pong oras ng curfew at ilang taon po ang may curfew? Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Claire Cruz. Ayan po. So, pwede pong ganito ang maging itsura ng iyong liham na nagtatanong. Ay, may natutunan po kayo sa aking ibinahagi sa araw nito patungkol sa paano gumawa ng liham. So, thank you so much for watching. God bless everyone. And don't forget to subscribe my channel. My channel is Teacher IR. And maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa akin, sa lahat ng mga teams na patuloy na nagiging present sa aking premiere. Thank you so much sa inyo. Thank you so much sa lahat ng mga collab teams namin. Thank you so much. And sa inyong lahat din po, sa inyong suporta, maraming salamat po. At God bless everyone. At huwag kalilimutang manalangin. Patuloy na humingi ng gabay at patnubay sa atin poong may kapal. At Diyos mabalos sa aton gabos. Bye-bye po. God bless.